What's up mga tol, update lang tayo dito sa 6.8 na recurring cams. Tinanggal ko muna, binalik ko muna yung 6.0 na Showa cams. Malagitik kasi itong 6.8 na regrind cams. Yun daw talaga yung issue ng 6.8 na regrind cams. Basta daw regrind cams, malagitik daw talaga kasi ubus na daw yung overlap na to. Ayan, may maliit yung overlap niya, kaya daw malagitik. Etong 6.0 na cams, tahimik lang siya, parang stock lang din. Kaya yun muna kinabit ko pang biyay-biyay. Ito kasi baka maupod eh. Pwede to pang kare-karera mga tol. Pero pang daily use, hindi ko advisable ba kasi maupod rocker arm mo itong cam eh. Pang karera pwede ito. Ito kasing Showa racing ko na 6.0, pang biyahe yan sa pang daily use. Kaya yun muna ginamit ko. Pero malakas to mga tol. Ito yung video mga tol. Comparison ng dalawang cam. Tapos eto naman yung tunog niya mga tol. Eto yung 6.0, ayan nakakabit yung 6.0 na Showa cams. Ayan, tahimik lang sya. Ayan, marinig lang kayo yung carb sa konting lagitik lang dahil sa valve clearance. Yun lang. No, ayan yung tunog ng 6.0 na cams. Ayan, aftermarket na 6.0 na cams. Ayan, hindi sya ganun maingay. Pambiyahe sya sa kapang daily use. Eto kasi maingay. Ay, wala ako sticker ngayon eh. Nagsang kayo? Ako pa lang ba kayo? Libot lang. Naka-vlog ako ya? Ah, naka-vlog. Ma-vlog ako ng cam eh. Yung pinabit ko dati eh. Sige, ingat, ingat. Meron pa tayong followers dun. Kahit sa atin. Ito naman yung tunog nung 6.8 na regrind cams. Yan. Lagitik lang yung cams na 6.8 mga tol. Yan yung lagitik ng cams na yun. Sobrang lagitik ng cams na 6.8 na regrind. Pero maganda naman takbo. Mabagal lang ryo. Ah mga tol, malagitik yung 6.8 na regrind cams. Kaya binalik ko muna yung Showa na racing cams. Pero bibili rin ako ng cams, pero hindi ko pa nasabihin ko anong brand. Usubuan ko yung cams na yun dito. Yun lang mga tol. Ride safe sa inyo. Peace.